Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter at sa buong Marsai family. Shout out din kay Idol Marvin Maliveran, Ate Juliet Delgado, sa aking partner na si Ate Sai, sa aking kapatid na si Tambayang TV official at Ruan Joy Fra Pacolba. Shout out din sa lahat ng mga taga Bohol na patuloy na sumusuporta sa ating channel at sa lahat ng mga kamag-anak ko na nasa Sikihor. Habang si David nagpapagaling na din ito sa mga sugat na natamo. Pero pabalik-balik ito sa bahay ni Tatay Andoy para kumustahin ang albularyo. Nagiging matalik din silang magkaibigan ni Arturo. At ang sabi ni Arturo, isasama niya si David sa gagawing pagbisita niya doon sa bundok kung saan nakatira ang kanyang Lolo Lucio at Lola Sipa. Makalipas ang dalawang araw, papalis na si Arturo. Papunta na sila doon sa bukirin ng Tanay kung saan nandoon ang kanyang mga kamag-anak na busaw ng mga aswang. Kasama ni Arturo si Tatay Andoy, Nonoy at David. At makalipas lamang ang dalawang oras na paglalakad, narating na nila ang lugar. Nakita na nila ang mga kabahayan na nasa gilid ng pangpang. At nakita na din ng mga aswang ang paparating na sina Arturo. Umaalulong kaagad ang mga ito at nagsilabasan sa mga kubo. Agad naman na tinanggal nila Tatay Andoy at David ang mga dalang panguntra. Tuwang-tuwa ang kanyang Lolo Lucio at Lola Sifa nang makita si Arturo. Ipinakilala din agad ni Arturo si David sa mga kamag-anak nila. Nagkikwentuhan lang ang buong grupo buong maghapon at napagpasyahan nila na doon na muna magpalipas ng gabi dahil kinabukasan puntahan nila Nonoy ang puntod ng kanyang ama. Tuwang-tuwa din sila nang makita itong si Nonoy. Kinabukasan pinuntahan nila ang puntod ng ama ni Nonoy, ang puntod ni Alfredo. Umabot din ng dalawang oras ang nilalakbay ng grupo bago narating ang lugar. Dito nila nakitang umiyak ang bata. At matapos makapag-alay ng ilang dasal, papauwi na sana sila nang may mapansin si Arturo at naramdaman niya ang ilan sa mga nilalang ang nasa unahan. Anim sila na pumunta doon, si Arturo, Nonoy, David, Tatay Andoy at ang dalawang busaw na mag-anak ni Arturo. Naramdaman mo ba sila, David? Tay Andoy, may mga nakamasid sa atin. Oo, Arturo, naramdaman ko sila. Kanina pa ang mga yan. Ang sagot naman ni Tay Andoy, hindi na yan nakapagtataka dahil isa ito sa kanilang mga tirahan ang lugar dito, Arturo. Pati si David, sabi niya, mga aswang ang mga yan, Arturo. Oo, David, mga kamag-anak ni Nonoy. Kaya agad na nagpasya sila na lumabas na sa lugar at umalis at uwi na doon sa lugar nila Tatay Andoy. Baka muling magkakaroon ng lamat ang dalawang mga panig ng mga aswang. Pero habang papauwi sila, ramdam nilang sinusundan pa rin sila ng mga nilalang. Sabi ni Arturo, Pedro, Lupi, kayo na lang ang uuwi doon kina Lolo Lucio. Didiritso na kami papauwi. Kami ang sadya ng mga aswang na yan. Hindi pwedeng masundan kayo kina Lolo at Lola. Pakisabi na lang sa kanila at mag-iingat kayo. At pagkatapos, umiba na sila ng daan. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman pa rin nila ang patuloy na pagsunod ng mga nilalang. Ang ginawa ni Arturo at Tatay Andoy, pati si David, nag-uusal na sila ng mga orasyon. Pero hindi pa nila natapos ito. May anim na mga aswang ang biglang bumagsak sa kanilang harapan. At agad na sabi ng isa, ikaw si Arturo, di ba? At sino yung kasama mong bata? Ang anak ni Alfredo. At titig na titig ito kay Nonoy. Sabi ni Arturo, sino kayo?
ano ang kailangan nyo. Ang sagot naman ng aswang, ako ang sagutin mo. Kaya sabi ni Arturo, umalis kayo sa daraanan namin kung ayaw nyong masaktan. Umaangil ang mga ito at humanda. Umaangil na din itong si Nunoy at nakahanda na din. Sabi ng isa, Nunoy, kami ang mga kamag-anak mo. Pamangkin ako ng iyong ama na si Alfredo. Sa narinig nila, alam na ni Arturo kung sino ang mga nasa kanilang harapan. Agad na humanda si Arturo, David at Tatay Andoy. Ang lakas naman ng loob ng mga ito at kinuha agad ni David ang agimat. Sabi ni Arturo, mag-iingat ka sa kanila David. Mga busaw ang mga yan at kabilang sa mga matataas na uri ng mga aswang. Sumama ka na sa amin, Nonoy. Hinahanap ka na ng mga kamag-anak natin. Pero walang sagot sa bata at patuloy ito sa pag-angil. At ilang sandali, narinig nilang umaalulong na ang mga ito. Sabi ni Arturo, tumatawag sila ng mga kasamahan. Tara na, Tayandoy, iwasan muna natin ang mga ito. Naawa kasi si Arturo kay Nonoy. Nakita niyang kasing parang natulala ito at napaisip. Kaya agad na tumakbo ang apat papunta sa labasan ng gubat. Agad naman na sumunod ang mga aswang sa kanila habang patuloy ang pag-alulong at papasugod na ito sa kanilang apat. Makalipas ang ilang minutong habulan doon sa kakahuyan, naramdaman na nila ang iba pang mga aswang ang paparating. At may ilang nila lang ang humarang na sa kanilang daraanan. Wala nang nagawa pa ang grupo nila Arturo, kundi labanan ang mga ito. Pero alalay lang si Arturo dahil baka makuha ng mga ito si Nonoy. Sabi ni Arturo, David, Tayandoy, bantayan natin si Nonoy. Ito ang sadya ng mga aswang na ito. At nagkabakbaka na doon sa kakahuyan. Marami ang mga kalaban nila, pero hirap ang mga ito sa tatlo. Habang si Nonoy, nakipagkalmutan na din ito doon sa mga aswang. Mabibilis na tumatalon-talon si Arturo habang inaatake ang mga kalabang aswang, hanggang sa mapatay na niya ang ilan sa mga ito. Hawak naman ang latigo ni David, pinaghataw na din ito ang mga kalaban. Humihiyaw agad ito sa sakit sa bawat tama ng kanyang armas. Pero si Tatay Andoy, dahil hindi pa ito ganap na gumaling, natatamaan na din ito ng ilang kalmot ng mga aswang. Kaya agad na umaalalay itong si David sa matanda, habang si Arturo patuloy pa rin ito sa pag-atake sa mga aswang. At tama si Arturo, si Nunoy nga ang pakay ng mga ito. Pilit na itong kinaladkad ng apat ng mga busaw. Arturo, si Nunoy! Ang sigaw ni Tatay Andoy. Kaya mabilis na tumalon si Arturo at gumulong papunta doon kay Nunoy at inabot ng mga kalmot ang mga aswang. Grabe ang ingay ng mga alulong at angil ng mga aswang at ang sigawan na parang sobrang nasasaktan. Hinablot kagad ni Arturo si Nunoy at mabilis na tumalon pabalik doon kina Tatay Andoy at David. Marami na ang nakabulagta sa lupa ng mga busaw, pero walang tigil pa rin ang mga natirang aswang sa pag-atake sa kanila. Parang walang balak na umalis at umatras ang mga ito. Gusto nitong makuha talaga si Nonoy.